Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Ayan, kagigising ko lang. Mag-aalas 9 na. Ano pa bang gagawin natin na naman? Manananghalian na naman tayo. Napasa na ako ng almusal. So, ito, kagigising ko lang. Ay, buhay. Ang hirap ng ganito na wala pang trabaho, maghihintay pa. Hinihintay ko yung tawag sa akin ng manager pa. Ayan, dito pa lang ako sa accommodation uli. 2 weeks na ako. So, hopefully, this coming week again na makapag-umpisa na tayo magtrabaho. Nananaba na ako sa kakatulog kain dito. So, guys, ayan. Ano pa bang gagawin natin? So, ito. Meron akong talong. Yan na naman ang lulutuin natin na pananghalian. Magano tayo? Magtatorta tayo. Iyano natin to. Iihaw natin. Gawin natin siyang torta. So, tayo na po. At iihaw tayo ng talong. Babalatan natin to. Lalagyan ng itlog. Tapos, itotorta natin. So, punta na po tayo sa labas at mag-iihaw tayo dun sa kusina ko. Ayan, nandito na tayo sa kusina at magluluto tayo ng talong. Iihaw natin. So, ito. Para matamis. Ayaw kasing nilalagay itong talong kasi wala siyang lasa. Kailangan iyaw natin siyang ganyan para hindi mawala yung tamis niya. Iyaw natin siya. Yan ang kakainin natin ngayon. Binili ko to sa bata kalahating kilo 4 real daw mahal ano bali ang 1 kilo 1 real 1 real 8 real na naman tayong mabili na maayos. So, ito na lang, magugulay tayo. Magkain puro karne, lalo na ngayon. Napakainit dito, baka mayatake tayo. Tumaas ang ating BP. Okay na itong ganito, yung panay gulay. At mura pa, masarap pa, masustansya. So, hindi yun. Once in a month na yan, pwede tayong manok, karne. So, ito lang muna yung kakainin ko. Gulay-gulay muna. Mas maigi na to. Nakakatakot. Saka umatake din tayo tulad ng iba na sobrang pagkain sa matataba. Alam nyo dito, ang pagkain dito guys, talagang nakaka-atake na lalo na. Kapag yung mga pinakain mo dito, hindi mo kinokontrol. Yung mga kabsa, mga prostit, ganun ang mga pagkain dito. Kaya ingat-ingat din tayo sa pagkain. Mahalin natin sarili natin kasi yun lang naman ang panlaban natin, di ba? Yung kalusugan natin. So ako rin, patagal ko na rin dito, yan nasanay sa akin. Nung una ako, sarap na sarap ako sa pagkain. Tumaba nga ako dito. Kaso, ang hirap yung huminga kayong mataba ka. Hiningali ka sa paglakad, sa trabaho, matamlay ka. Kaya, kumain naman tayo ng mga gulay-gulay din. Kailangan din naman natin yung karne, yung kapag nadagdag din ang lakas sa atin yan. Pero huwag naman sobra-sobra. Much more na yung kainin natin yung gulay, yung fruits, saka more water drinking. Yan. So, mag-iawayo muna tayo ng talong. Magpapunta tayo ngayon.
yan, naihaw na natin ang ating talong. Balatan natin, guys. Ang init. Alam nyo, ang talong, masarap siya kapag iniihaw siya yung ganito. Kasi kapag nilaga ninyo, nawawala na yung tamis niya. Kaya ako, ayan, kahit na mainit, pinagtsatsaga ako na ibalatan. At pag pinirito ninyo, hindi siya buhaghag. Buo siya. Tsaka hindi matakaw sa mantika. Yun pa yung isa ko na natira. Tsaga-tsaga lang ng pagluluko ng itong torta. Yung iba hindi na iniihaw ang nalaga nila. Yung tamis ng talong nawawala. Ako ito. Kahit na mainit siya, pinagtatsagaan ko siyang balatan. At ito na, tapos na ang ating pagbabalak. Ayan, nabalatan ko na lahat. So, ito torta natin ito. Lalagyan natin ang ipilog. Tapos na. So, magprito na tayo. Lalagyan natin siya ng ipilog. So, guys, ayan na yung ating lulutuin na torta. Para meron kayong malaman sa aking niluluto. Ito, panoorin ninyo. Para masarap yung torta. At alam nyo naman sa panahon ngayon, napakamahal ng mga karne. Kailangan gulay-gulay din naman tayo minsan. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Itong bawang, sibuyas, at itong curry. Complete na po yan yung ginagamit kong curry powder. Ayan. Mantika, asin, at itong pang grater natin. I-grater natin itong ating bawang at itong sibuyas. So ito guys, iano natin siya. Gagayatin natin siyang pino na ganyan. Tapos ipirito natin siya. Para masarap at malinam ng ating tortang talong. Yung iba ano lang, itlog lang, asin, pwede na. Pero ito, itong version ko nito, napakasarap po nito. Talagang ito, pwede rin itong panghandaan, pang business, yan para maiba yung lasa at malinamnam. Yan yan po yung ginagawa ko kapag nagluluto ako ng torta. Saka maganda rin ito sa katawan, lalo na mataas ang cholesterol ninyo, high blood, di ba, ang bawang yan, nakakapagpababa ng ano yan, BP, cholesterol, tsaka makakapagpalinis ng daloy ng dugo, yung sirkulasyon ng dugo natin, maganda. At itong sibuyas, yan, nanilang natin siyang ganyan, layurin natin. Pino siya. Pwede nyo rin hiwain na maliliit. Kung wala kayong pang gayad na ganito, huwa-hiwain nyo lang siya. Iprit at pag na-gayad nyo ng ganito, na maliliit. Ayan guys. So, ayan yung mix natin yung ating bawang sibuyas. Ayan, hayaan lang nating maluto itong bawang sibuyas natin. Papulahin natin. At salin natin dito sa mangkok. Ayan, pwede na siya. Luto na yung bawang sibuyas natin. Pwede na yan. Salin natin dito sa ating mangkok.
So ayan, naisali na natin ang ating niluto na bawang sibuyas. Lagyan natin siya ng itlog ngayon. Ayan. Lagyan natin ng asin. At itong ating curry. Ayan. At haluin natin siya. Yan ang pang-toppings nyo sa inyong talong bago nyo iprito. Para masarap siya, malasa, malinamnam, at talagang napaka-sustansya po nito. Kesa yung magluto tayo ng puro karne. Yan, try natin po itong recipe ko na ito. So yan, at itong ating talong. Ayan, iniyaw na natin yan. Iano natin dito. Diba? Ayan, at prito na natin yan siya. Ayan po. So habang nagpiprito tayo, yung toppings niya, yung bawang sibuyas, may lasa na siya. Yung iba, nilagyan nila ng karne. Giniling ako yan. Yan lang ang toppings ko. Bawang, sibuyas, saka itlog. So, magprito na po tayo. So, ayan na po ang ating torta na hinluto ko. So, yung sinasabi ko po sa inyo na yung mahirap, na mas marami yung namamatay na mayaman kaysa sa mahirap. Lalo na sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang pagkain nila, kontrolado, hindi sila nakakain ng karne at kinakain nila. Lalo na kapag nakatrabaho sila sa bukid, mga gulay. Pero sa yung mga mayaman, mga kinakain nila, masasarap, mga manok, mga karne, mga matatabang pagkain. Sila pa yung unang namamatay na atake. So guys, yun lang po yung masishare ko sa inyo ngayon. At ito, tapos na yung ating torta. Ayan, ang aking version. Ayan, sana meron po kayo natutunan sa binahagi ko sa inyo yung sinare ko na recipe ngayon. At ito pa rin, buhay-buhay pa rin dito sa kingdom. Kailangan ingat-ingat din po tayo sa pagkain natin, lalo na yung mga matatabang pagkain. Kumain po tayo maayos. At uminom tayo, lalo na kapag mainit. Kumain tayo ng mga fresh juices, mga fruits, vegetable, at hinahinay lang sa pagkain ng matatabang pagkain kagaya ng mga karne. Dahil dito, kinakain nila puro laham, manok, baka. So yan, ito naman po yung binahagi ko sa inyo sa mga ka-OFW natin dyan, mga kababayan natin, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan, sana nagustuhan niyo po itong aking ibinahagi na recipe. Guys, maraming pong salamat sa inyong panonood, at sana nag-enjoy po kayo. At huwag niyo pong kalimutan subscribe sa aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Happy weekend po! God bless! Pobreng Kapampangan ulit. Enjoy watching po!